Hi guys, hello, welcome to my channel, My Choice TV, mga kachusi, welcome, tinan naman si Ka Mercy, ang tinderang Bulacan niya, guys, nandito tayo ngayon sa aming tindahan, ayan, tindahan namin, dito tayo ngayon guys. By the way, shout out pala dun sa mga nag-subscribe sa akin. Thank you sa inyong lahat. Mga kamag-anak ko, sa mga kaibigan ko. Thank you. Oh, yung hindi pa naman nakasubscribe, baka naman, gusto nyo na mag-subscribe. Pindutin nyo na yung subscribe button. Guys, libre ang mag-subscribe. Walang bayad at lalong hindi nakakapaso, guys. Kaya pindutin nyo na yan. Isa pa nga pala shoutout din doon sa mga naging friends ko na dito sa YT. Mga tumutulong sa akin, mga nagbibigay ng tips, mga kung anong dapat kong gawin. Alam niyo naman, baguhan lang tayo. So, aanga-anga pa, wala pang kaalam-alam sa pasikot-sikot dito. Kaya thank you sa kanila, yung mga nagbibigay ng tips sa akin. Okay, guys. Ano bang topic natin ngayon, guys? Pag-usapan natin guys ang tungkol sa utang. Capital utang. Utang. Okay, alam ko guys, lahat tayo problema natin ng utang, pagpapautang. Okay. Kahit naman siguro sinong tindera, 'yan ang iniiwasan ang magpautang. Pero kaya lang, yung iba nga, sabi nga nila, lalo na yun sa mga dikit-dikit ang tindahan, dito sa lugar namin, dun sa may bandang looban, yung mga tindahan doon masyadong madami. Tapos sabi nga niya, hindi daw talaga maiwasan ang magpautang kasi hindi siya mabibilan, kundi siya magpapautang sa dami ng kakumpetensya niya. Okay guys, dito sa lugar namin, medyo marami din tindahan. Halos dikit-dikit din. Lalo na ngayon nagka-pandemic, halos lahat na yata dito nagtitinda. Kasi syempre, walang trabaho, ito lang yung pinakamadaling pagkakitaan, makakabalik agad yung puhunan. Pero kami, pero ewan ko, parang dito sa lugar ko, wala rin masyadong umuutang. Hindi, parang hindi naman uso dito sa may amin, sa may labasan. Doon sa may bandang loob na masyadong madaming tindahan. Parang doon ang ano. Pero dito sa gawin namin, hindi naman, wala akong masyado na rin na may palista, ganun. Parang hindi masyadong uso. Siguro, sa akin kasi hindi uso. Hindi na uso yung magpapalista, ganun. Kasi guys, from the start, nung pumuesto ako dito sa pwesto namin, sinabihan ko, yung mga iba na gustong umutang, dinidiretsa ko na, pinapaliwanag ko naman sa kanila. Sinasabi ko sa kanila na ako, hindi nagpapautang. Dahil, ayokong maniningil. Nahihiya ako ng sisingiling kita na kailangan puntahan pa kita sa bahay mo kung makakalimutan mo yung utang mo na kailangan ko ipaalala sa'yo. Nahihiya ako sa ganoon, guys. Kaya hindi ako nagpapautang. Kaya umpisa pa lang, paglapit pa lang nila sa akin, ini-explain ko na sa kanila na para hindi tayo magkasamaan ng loob in the future. Siyempre, mangungutang ka, papautangin kita, siyempre, hindi ka naman agad-agad magbabayad. Hindi ka naman pupunta sa akin para magbayad, not unless sisingiling ka pa kita. Hindi ko naman nila lahat. Pero, di ba gano'n naman? Hindi naman magkukusa kung hindi mo susingilin. Buti kung katulad ng iba yan na magkukusa talaga silang magbayad sa'yo kahit hindi mo puntahan. So, ako, ayoko yung pupuntahan pa kita para lang singilin kita. Nahihiya ako sa gano'n. So, tapos, sisingilin kita, wala kang bayad, hindi ka magbayad. Magkakasamaan tayo ng loob, di ba? So, imbis na magkaibigan tayo, kakaroon tayo ng gap. Kaya, in-explain ko na, hindi ako magpapautang sa'yo kasi ayoko na sa bandang huli maging magkagalit pa tayo. Kasi yan yung pinaka magiging root ng pag-aaway natin eh. Siyempre, hirap kang singilin eh. Edi siyempre mag-aaway tayo. O, di ba guys? So, para lang maiwasan na yung pag-ano na yan, huwag ka magpautang. Di kung ano, tara sa akin bumili, di ba? Kaya, yung mga tao naman dito, naintindihan nila yung ganun sa akin. Kaya from the start, wala talaga nangungutang sa akin. Pwede na lang, kasi syempre hindi talaga maiwasan niya. Pero hindi yung tipo na pupunta dito, may dalang listahan, pakuha po ng ganito. Hindi naman ganun.
parang minsan lang, nangyayari lang yun, no? Nagkakaroon sila ng utang, yung kulang yung pera nila. Let's say, kinulang ng 2 piso, kinulang ng piso, or balik ko na lang yung ganito, ganun. So, yun lang ang nangyayari sa akin, na pakonti-konting yung mga kulang lang, na hindi naman sinasadya, na talagang pupuntahan ka para utangin yung ganun. Yun, yun, may nangyayari na paminsan-minsan nga, sabi na, say 2 pesos, kulang sila ng 2 pesos, babalik ko na lang. Minsan nga, yung lang 2 pesos na yun, nakakalimutan pa nilang balik eh. Siguro abutin pa ng ilang linggo bago nila pagbalik nila dito, kasi hindi naman sila everyday namimili dito, di ba? Pagbalik nila ng isang linggo, hindi pa agad maaalala yun, kundi mo pa ipaalala sa kanila, o di ba? E lalo na siguro kung malaki yun. Sandali lang guys ha. 620. Okay, o di ba? Pag minsan nga ayaw na nang kinakalimutan na rin nila, kaya sasabihin ko sa kanila pag minsan mangungutang sila, o tingin muna kayo diyan sa CCTV, papaharapin ko muna kunwari sa CCTV, joke ko lang yun ha, papaharapin ko sila para sabihin ko, ayan, ipopost ko sa Facebook, pag hindi nyo binalik yung bayad, popost ko yan sa Facebook, kaya yun, naging joke na rin nila, pagka yung pupunta, ito na yung kulang ko, baka mga Facebook pa ako, diba? So, technique lang yun eh, aanin mo na lang din sa biro, kasi pagka, syempre, magkakasamaan kayo ng loob, ng imbis na kaibigan mo, hindi mo na siya magiging kaibigan. Kaya yun guys, advice lang, diretsahin nyo na kagad, yung gusto kong utang sa inyo, diretsa, ibig sabihin, explain na lang natin. Explain natin ng, wait lang ha, pati yung mata ko. Okay, explain natin ng mahusay at mauunawaan nila, na tipong hindi naman nakakasama ng loob. Kesa yung, huwag naman natin susupladahan, basta nasa pag-uusap lang naman yan eh. Siyempre, nasa magandang usapan yan. Lahat naman ng bagay, napapag-usapan. Okay? Di ba guys? So, yun lang ang tip ko. Kasi, yun ang sa akin, based sa akin, yun ang ginagawa ko. Para hindi magkasama ng loob. Huwag ka na lang mangutang. Huwag ka na mag-attempt mangutang. Kasi hindi ka makakautang sa akin. Sayang lang yung effort mo. Hindi naman sa nagsusuplada, pero ini-explain ko naman sa kanila yon. Pero kung maliliit na bagay, let's say, kulang ng 2, 3, gano'n, okay na yon sa akin. Huwag na lang uulitin. Yun lang nga. Pagka nagkulang sila, kulang ng 3 pesos, 2 pesos, at hindi nila ibinalik sa akin, hindi na siya makakaulit sa akin. Sa susunod na sabihin niya kulang ulit siya, hindi na pwede yun. Kasi, kalimutan mo nga eh. Hindi ba? Iniisahan mo na ako noon, guys. Pagka yung ganun, babalik-balikan mo, sasabihin mo sa akin na kulang ka. Every time na bibili ka sa akin, kulang, tapos di mo naman binabalik. Ay, manigas ka. O, di ba? Hindi naman ako nagsusuplada. Hindi naman ako nag-inate. Kaya lang, mainam na yung maaga pa lang, nakakaintindihan na tayo. Okay, guys. Ganun lang yun. Nasa pag-uusap lang yun. Explain nyo lang sa kanila ng maayos para hindi kayo magkasamaan ng loob. Okay? O, di ba? Para maiwasan yung masamaan-samaan ng loob niyan. Sana naman yung technique ko sa pagpapautang makapagbigay sa inyo na idea kung paano nyo i-handle yung pagpapautang. Guys, nandito na lang tayo. Next time ulit. Sana abangan nyo yung mga susunod ko pang vlogs. Baka naman, subscribe na kayo. Yung hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo kay Kamercy. Yung mga kamag-anak ko na hindi pa. Tapos, yung mga nandiyan lang sa tabi-tabi, yung mga kapitbahay namin. Baka hindi pa ninyo alam, vlogger na si Kamercy. Okay guys? Thank you ulit sa inyo. Thank you.